Biglang umalog yung bagon. Malakas. Boom! Everything went slow-mo. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi ma-out of balance na ako. I did what I thought of. I hold on to that guy's chest na parang wala nang bukas. Hindi ko na nga namalaya na napiga ko na pala yung chest niya. Hello Dan, call me Fatima, 20 years old. Kwento ko lang sa iyo ang nakakakilig kong love story. Eme, wala pa pala. Magiging pa lang. Sa dinami-dami ng lugar at pagkakataon na pwede kaming pagtagpuin ng isang taong magpapatibok ng puso ko, sa pinaka nakakahiyang sitwasyon at sa harapan ng maraming tao. Sa LRT1 Central Station, unang nagtagpo ang landas namin ni Friend. May kasikipan yung bagon na nasakyan ko, Dan. Pumuesto ako sa area katapat ng door ng bagon at wala akong mahawakan na support. Literal na paako lang yung pang-balance ko. May lalaking nakapuesto sa pole ng door. Doon mismo sa may bakal na nagro-rotate pag bumubukas ang pinto. He's wearing a white shirt. Has a great back profile. V-shaped back. Bakat yung back muscles niya. Great biceps and all. Halatang gym rat talaga. Nung naging maalog na sa biyahe, iniisip ko, saan kaya ako hahawak? Since nasa likod ako nung lalaki and he's taller than me, bigla na lang pumasok sa isip ko na, what if sa chest ako nitong guy humawak? At the back of my mind, I was like, ay, masyadong pag-give yun. Few seconds passed, I kid you not, Dan. Biglang umalog yung bagon. Malakas! Boom! Everything went slow-mo. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi ma-out of balance na ako. I did what I thought of. I hold on to that guy's chest na parang wala nang bukas. Hindi ko na nga namalaya na napiga ko na pala yung chest niya. After that incident, slowly, he looked back at me. Nagulat talaga ako sa ginawa ko, Dan. Nakatulala lang ako. I wanted to apologize for grabbing him but before I could talk, nakalabas na siya ng bagon. Habang papasara ang mga pinto, he looked at me dead in the eyes. Full of disappointment. Full of disgust. Pakiramdam niya siguro he was abused. I looked back at him with great regret as I couldn't say a word. Dahan-dahang sumara ang pinto. Still shocked of what happened. I will never forget that, Dan. Kinain ako ng hiya hanggang makababa ng LRT at makasakay sa UV. Pero ang malala nito ay nagkita kami ulit. Sumakay ako sa jeepney. Ikaw ang nakatabi. Hindi makapaniwala. Parang mahiwagang nadama. Nung tumama sa'yo ang aking mga mata. Sa school, Dan. Wala nang hiya-hiya ay inalam ko kaagad kung anong pangalan para ma-add ko sa Facebook nang makapag-sorry na ako ng maayos.
Ako po ang nag-add sa kanya kasi naman, Dan, bukod sa ang laki ng kasalanan ko sa kanya ay napakagwapo. So, dahil may kaharutang taglay ang Marinho, in-add ko. Kinabukasan, in-accept niya ako. So, agad-agad, in-stalk ko na siya and sobra talagang gwapo, Dan. Hindi ako nag-exaggerate dito, ha. Gwapo kasi talaga siya, kaya naman kilig na kilig pa ako nun. Chinat ko siya, Dan. Humingi ako ng sorry sa nangyari sa LRT, tapos nagpaparamdam na rin ako sa mga my day niya. Gusto ko siyang maging kaibigan eh, kaya nagre-react ako sa mga post niya. Ayun, nadaan sa tiyaga si Pogi at napa-reply. Nagsimula na kami magkwentuhan sa chat na umaabot pa nga ng 4 a.m. Kilig naman ako kasi feeling ko gustong-gusto niya akong kachat. Nung araw ding yon, Dan, nalaman ko na si Pogi pala ay Pogi rin pala ang bet. Parang nanlumo ako nun, Dan. Kasi nga, wala ni katiting sa itsura niya na bakla siya. Nag-cry-cry na lang ang Marinho kasi wala naman akong magagawa eh. Ganun talaga siya. Tuloy-tuloy pa rin naman ang convo namin. Minsan talaga, umaabot pa kami ng 5 a.m. na magka-chat. Tapos, wala siyang ibang kinikwento kundi yung crush niya na boylet. Hindi naman ako nagseselos. Duh. Hindi pa naman ako in love, no? Konti lang. Ang sabi niya sa akin, never pa siyang nagka-jowa since birth. Siyempre, hindi ako naniniwala. Sa kapugian niya, malamang ang daming boylet din na naglalaway. Ang sabi niya, kahit gay daw siya, choosy siya. Ang plano niya talaga sa buhay ay magka-baby sa future. Kaya may chance pa raw na mag-asawa siya ng girl lalo. Nung narinig ko yon, bumulong agad ako ng, thank you Lord. O diba? Iba magbagsak ng ayuda si Lord, Dan. Kaya ang ginawa ko ay todo payo lang sa kaharutan niya. Kapag tinitingnan ko ang mga sinesend niyang photo sa akin ay talagang nangihinayang ako. Bakit di na lang siya naging straight? Pati boses niya, Diyos ko. Ang husky, Dan. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong hindi na siya nagkukwento tungkol sa mga crush niya na lalaki. Tapos napansin ko rin na iba na yung mga laman ng messages niya sa akin. Kung dati puro kabaliwan at kasyungaan lang ang laman ng convo namin, ngayon, nag-level up siya. Nagtatanong na kung kumain na ba ako, kung anong ginagawa ko, nangangamusta at may pa sweet dreams pa na hindi naman niya ginagawa dati. Wala siya, mukhang nahuhulog na si Akla. Eh hindi naman siya nag-a-assume ako, pero naninibago kasi talaga ako eh. Hanggang dumating ang September 20, Friday noon, may isang group ako wherein member din pala siya. Nagulat ako sa post niya. Hindi ko alam kung alam ba niyang member din ako doon, pero nabasa ko ang post niya na nang dahil sa'yo, nalaman kong lalaki rin pala ako. Eh hindi ko alam kung ako ba yung tinutukoy niya sa post niya, pero sobra akong kinilig. Pero hindi ko siya tinanong, basta nagchat-chat lang kami. Tapos biglang, iba na yung nararamdaman kong kilig. Oh my gosh, Dan. Hanggang ngayon, habang kinakwento ko to, ang laki ng ngiti ko. So, ayun na nga. At kinikilig talaga ako sa tuwing bumabanat siya at kapag kinakantahan niya ako. Oh my gosh, sumasakit ang puso ko noon. Kasi 'di ba, ganun pag kinikilig ka, parang may tumutusok at nakukuryente ka. Ganun yung feeling ko. Until eto na nga, October 1, 3:36 a.m. He confessed to me. He said na nahulog na raw siya sa akin. Hindi niya rin daw alam kung bakit nangyari yun. Basta nagising na lang siya na hindi niya rin daw alam kung bakit nangyari yun. Basta nagising na lang siya na hindi na niya gustong magka-jowa ng lalaki at parang naaalibadbaran daw siya kapag naiisip niya yung mga pinagsasabi niya sa akin dati. Ako na lang daw ang lagi niyang gustong makausap at masaya raw siya kapag nakakausap niya ako. Nagulat ako sa mga narinig ko, Dan. Pero parang inasahan ko na rin kasi gabi-gabi ko itong pinag... Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong isasagot ko sa kanya noong mga oras na yun. Hindi ko kasi sure kung totoo na ba yung nararamdaman niya sa akin or nalilibang lang siya sa akin kasi ako palagi yung kausap at kachat niya. Iniisip ko rin na baka infatuation lang or baka na-overwhelm lang siya sa attention na binibigay ko.
Ayaw ko kasing dumating yung araw na biglang magising na lang siya ulit na lalaki na naman yung gusto niya. Tulad niya kasi Dan, no boyfriend since birth ako. Kaya gusto ko rin yung pag nagmahal ako, yung siguradong sa altarang dulo. Ayoko nang papalit-palit. Gusto ko, yun na yun, yung una't huli. Kaya sabi ko sa kanya, baka mas mabuting maging magkaibigan na muna kami. Kung lumalim pa ang nararamdaman namin, edi bigyan ng chance. Ayoko rin naman magmadali eh. Basta, sobrang saya lang kasi na makita na may chance pa ako. Para sa'yo, Pogi, thank you. Pinapasaya mo ako lagi. Salamat din sa pagtanggap sa akin. Never pumasok sa isip ko na darating yung araw na magkakagusto ka rin sa akin. Kasi nga, pang-artista level ang looks mo. Samantalang ako, pang-fanay level lang pero nadali ka ng beauty ko, mare. Hi, Stan. Sa totoo lang, konting-konti na lang ay bibigay na rin naman ako. Kaso nga lang, ang hirap gumawa ng desisyon. Lalo na at ngayon pa lamang iniisip ko na may masasayang na friendship if hindi kami mag-click bilang mag-boyfriend and girlfriend. Maraming salamat po sa pagbabasa ng storya ko. Ang kwentong ito ay kwento ni Fatima. Panaginip lang ba nung ika'y nakilala? Kadampi sa klase, chikahan ang naging hobby. Panaginip lang ba nung ika'y napatawa? Sa matalik na kaibigan na hindi na mamalayan. Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story'ng hindi inaasahan. Sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawa ang mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabing ako. Kwentong pinadala sa atin ni Fatima. Fatima, maraming salamat sa pagpili ng love letters kwento mo kay Dan para i-share tong kilig-kilig story mo, no? Eh, talagang mukhang nadali ka ni, ano, ni Miss Ma'am, ni Sir Ma'am. Hindi ko alam kung ano itatawag, pero mukhang nagbabago ang pananaw niya sa buhay dahil sa'yo. At alam mo, itong kung nasan kayong stage ngayon, ito yung masayang stage, no? Yung crush-crush stage na ikaw may crush ka sa kanya at siya, sabi mo nga, eh, nagkaka-crush na rin sa'yo. Ito yung andaming nangyayaring nakakakilig na moment sa inyong dalawa. And masasabi ko, Fatima, enjoy mo lang yung moment, no? Kasi nakaka-inspire yung mga ganitong ganap natin sa buhay, no? Na merong isang tao na nagpapakilig ng puso natin. At ang pinaka-the best kasi dito is parang nararamdaman mo na bumabalik na yung effort na binibigay mo sa kanya dati. Nagbunga yung yung lagi mong pagdadasal at pagchat sa kanya hanggang 4 or 5 a.m. So, enjoyin mo lang, no? Siguro wag mo munang i-overthink kung saan bahahantong to. Pakiramdaman mo yung sarili mo kung nararamdaman mo na talagang masaya ka kapag kausap mo siya, kampante ka, alam mo yun, yung panatagang loob mo kapag siya yung kasama mo or kausap mo. Ako ang masishare ko sa'yo, yung idea na kapag ang isang tao nagbibigay sa'yo ng peace of mind, no? Yung parang, ito, sabi nga nila, pahinga mo, no? Kapag siya yung nagiging pahinga mo, para sa akin yun yung pinakamalaking green flag na baka tama nga itong taong ito para sa'yo. So kung nararamdaman mo yun, Fatima, sa tuwing kasama mo siya, regardless kung ano pa yung nararamdaman niya sa'yo ngayon or yung tumatakbo sa isip niya, yung transition na nangyayari sa kanya, I think pwede mo siyang pagbigyan para dun sa bagay na yun. Mukha namang gustong-gusto mo eh. Pero again, kahit na gustong-gusto natin ng isang tao, we have to guard our heart, no? Protect your heart. Kasi
Yes, diba? Sabi nga, yung pagdedesisyon sa mataas na emosyon, kasi ngayon medyo nasa high emotions ka kasi yung crush mo, parang crush ka na rin, diba? So, high emotions, so minsan nagiging clouded yung decisions natin kasi nga nadadala tayo ng feelings na, ay naku, parang napapansin na ako ng crush ko. Pero always guard your heart, no? Okay lang, ipakita mo sa kanya na talaga nag-e-enjoy ka dun sa setup ninyo, na you're really into him. Pero lagi mo ding iisipin na hindi pa final ang lahat. Maaaring tama ka, infatuated lang nga din siya sa'yo, at yung mga nararamdaman niya, nabibigla siya kasi all this time sa guys niya binibigay yung ganong atensyon, yung ganong feelings, pero ikaw tong biglang dumating sa buhay niya, maaaring naguguluhan siya at the moment. So, kumbaga, lakad ka ng konti pero laging ready ka mag-defense sa sarili mo, no? Defensive, parang gano'n na, okay, enjoy natin tong moment, pero at the same time, kapag nararamdaman kong may mali or may hindi sigurado sa nangyayari dito sa ating dalawa, sarili ko pa rin yung pipiliin ko, no? Lagi kang babalik dun sa, dapat hindi ikaw yung masaktan dito, hindi ikaw yung madehado, no? Kahit na ikaw yung fall na at gustong-gusto mo siya. Check sa talaga siya sa'yo, yung intention niya ba ay talagang solid, no? At hindi kanya sasaktan, so protect yourself, no? Tsaka, para kang nag-juggle, no? Ng go, stop, and just get ready, no? So, enjoyin mo yung feeling na yon, but at the same time, maging alert, no? Maging ready. Pero, sabi nga nila, ang pagmamahal talaga sa isang tao, risk yan. So, it's really up to you, Fatima, kung it's a deal or no deal. So, balitaan mo kami, Fatima. And again, just enjoy the moment. Sana maging maayos, no? Yun naman ang nilulook forward natin sa mga ganitong sitwasyon. Maging maayos, magkatuluyan kayo, magkakatuluyan talaga kayo, and balikan mo kami kung anong naging ganap. Maraming salamat sa pagsulat. Kayo rin, mga kapamilya, mga kamorkada, kung meron kayong gustong ipadalang kwento dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan, hanapin nyo lamang ang Dan Capuchon Facebook page o kaya naman sa aking TikTok, mag-message lang po kayo doon. Babasahin namin dito ang inyong mga sulat. Gusto ko magpasalamat sa, grabe, ang dami na nating episodes na nagawa. Maraming salamat, no? Kahit na sobrang, alam mo yun, maliit na show lang ito, no? Pero yung views ninyo, yung pagsuporta ninyo, panonood ninyo sa ginagawa naming content dito, malaking bagay na yun. And may mga nagsasabi sa akin, nanonood daw sila itong show na to. So, nakakataba ng puso, no? From we started from nothing, and kahit papaano meron tayong konting-konti na appearance or kumbaga visibility sa mga nagko-consume ng mga ganitong klaseng content. So, maraming salamat. I appreciate you all. Thank you so much for giving us a chance, lalo na ako, si Kuya Dan, no? Thank you so much. Hanggang sa muli. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan.